Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, sa wakas Senado Korte, nagdesisyon na Franz Ruiz di nakaligtas, Jinggoy Estrada, final verdict nilabas. At kompleto natin kung lalaman ito. Ito ang nakakagulat, napasigaw sa galit si Senador Jinggoy Estrada sa pagdinig sa Senado dahil sa paulit-ulit at lantaran na pagsisinungaling ni Franz Ruiz na siyang itinuturing ni mastermind ng mga testigo sa pagmamaltrato sa kasambahay na walang iba kundi si Elvi Vergara. Nakalaunan nga ay nauwi ito sa tuluyan na pagkabulag ng kanyang dalawang mata. Kaya naman dahil dito ay hiling na marami sa ating mga kababayan ay bukod sa habang buhay na pagkakakulong ay dapat ani ang dukutin din ang mga mata ni Franz Ruiz upang ipalit sa kawawang si Elvi Vergara. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, kasalukuyang nakakulong sa piitan na Senado ang mag-asawa matapos itong ma-cite in contempt dahil sa pagsisinungaling nito. Hinihintay na lamang ang hatol ng korte sa patong-patong na kasong isinampal laban sa mag-asawa na maaaring habang buhay na pagkakakulong ang maging hatol at tuluyang ilipat ang dalawang ito sa bilibid. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted. Natuldukan mamadam yung kahayupan ninyong mag-asawa dyan na kayo mabubulok. Walang huling pagsisisi. Dinaan ninyo sa pera. Akala ninyo walang hustisya sa inyo. Good luck, Jerry. Dala ka ng hell. Mapada maghihintay si Badong, Dodong, Peryong at Simon sa'yo sa loob. Bye-bye. Dapat hindi ninyo bigyan ng special treatment sa kulungan para maramdaman nila ang kanyang ginawa kay Elvi kasi hanggang ngayon tuloy-tuloy niyang sinasabi na kasinungaling ang ikulong niyo yan. Dapat kung ano ang ginawa nila sa kasambahay, ganun din ang gagawin kanila. Kung ano ang maramdaman nila, yung mag-asawa, tusukin ninyo ang mata at bulagin silang dalawa. Hayop kayo, hindi tao ang gumawa niyan. Tama lang po na parusahang kamatayan ng mag-asawang Ruiz at ikulong habang buhay ang mga anak na nanakit kay Ginang Elvi. Dapat bitay ang parusa ang mag-asawa na walang awa na nang aapi sa mahirap na kasambahay. Hindi man lang naawa sa tao na minamaltrato, sana pinalayas na lang kung ayaw ang katulong kaysa manakit at pahirapan. Matindi sa kasinungalingan ng mag-asawang Ruiz, matakot si Satanas tanggapin ang mag-asawang ito dahil hindi imposibleng maagawan siya ng trono sa kaharian na dagat-dagatang apoy. End quote. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panikasinungalingan na itong sinasabi niya. Miss Franz Ruiz is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries leading to the total blindness of Aling Elvi. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. Ako, hindi ako polygraph machine, ha? Pero yung sagot mo lang ngayon, klaro na. You're grouping for words. You're naghanap ka ng ibintuhin mong sasabihin mo. Nanamasukan sa inyo si Aling Elvi 2019 at kanina si binanggit mo niyo 2019. Sa interview mo naman sa UDCBN, sinabi ninyo na 2020. 2019 po yung ano, sabi ko doon. 2020, nakalagay mo pa. 2019 po. Ipagkakalago po sa inyo lahat. Doon muna lang simula na dumating siya sa amin. Oo. Dumating siya sa amin 2020. Tapos 2020. 2020, hindi ba 2017? Ito po ang kanyang ebidensya. Oo, maliwanag. 2020. 2020. Oo. Sinangaling ka. Thank you, Senator Bato. And this woman is lying through her teeth. Totoo ba nga nakawa kayo ni Aling Elvi? As you mentioned in the last hearing, ano nga nakawa sa inyo? Yung third time saan po na ninakaw niyo sa Changian po kami, sa bahay yung pera sa may bag. Doon si, allegedly nung nagnakaw siya, pinabarangan mo ba siya, pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor, kinausap ko lang, kinausap ko. Ano sinabi mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na lang at Elvi, kung ganun lang na nanakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Judge na lang po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Aling Elvi, totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Inakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabi nagnakaw ka?
Hindi ko po alam. Basta po, lagi po yan, lagi niya sinasabi sa akin, nagkanakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Kanyang kanina po yung gamit ko, wala naman sila wala naman sila nakawa. Hmm. So, ibig sabihin, pinalatangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Tungkol naman sa paratang nilalagay niya ng pubic hair yung pagkain mo. Pinagalitan mo ba si Aling Elvi? Dahil doon. Yung oh, pinagsabihan ko, bakit naman ka ko at Elvi naglalagay ka ng mga madami sa pagkain? Pinagalita, ano? Mm. Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses po niya ginawa ito? Yung sinasabi mo paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming beses po. Kaya, ilan? Maraming beses po, kaya pumilito siya sa akin ang nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo, at nagnakaw siya, pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat doon pa lang? Pinaalis mo na siya. Hindi po namin pinapalayo, Your Honor. Sa totoo lang po, dahil yung iba pa mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, sabi sa akin, isa kayo muna, sinama pa namin sa San Jose yan, iniwan namin sa konsepsyon at taga doon daw siya, ayaw niya namang bumaba. Eh, gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling Elvi, gusto niya nang umalis. Hindi siya makaalis dahil wala siyang pera dahil di mo siya sinuswalduan. Meron po siyang hawak na pera yung owner. Wala nga po. Kapin niya siya nung awa na yun. Wala nga daw siya lang dalang pera. Pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya. Wala nga siya nakuha. Meron po yung owner. Meron po pera, Aling Elvi? Wala po kasi yung tuloy. Buhat na beserg ako sa kanila. Wala po talagang inaabot sa akin. Simula nung August 11, Aling Elvi, kayo na masukan ng 2019. Nung August 7 po yun. Hindi po August 11. August 7 po yun. Oh, August 7 pa pala. Ang sinabi ko mo kasi dito, August 11. Ano ba ito? Talaga totoo? Sinulat ko po dito. Sinama ko kanina, August 11. August 11, 2019 po, Your Honor. Ha? Ano po? August 7? August 7, 2017. Ano? August? Nung nag-start ko ako sa kanya, August 7, 2017 pa? Opo. Ang sinabi mo kanina sa akin, wala siya namasukan August 11, 2019. O, ano ba totoo? Sinabi niya, two years ang discrepancy yun? Opo, 2 years talaga ang sinasabi niya. Pero po kami nung August 17, nasa barangay sa ispo kami at that time sa kalsada po kami, doon kami napitin na. Franz. Ang sinabi niya, kaya mo siya unang naglala? August 10. August 10. Dahil din sa birthday ng aking kapatid. Tapos, August 10? Opo. Ano taon? 2019. Ang sinabi niya, ang una niyang pasok sa iyo, August 7 of 2017. Ano, sindali? Engelvi, kung pumasok ka ng August, ang sinasabi niya sa akin, amin dito lahat, August 7, 2017. Tama po ba? Opo, pero kung mag-decide po ako sa kanya, August 7, 2017. Kaya na, yun ang unang araw mo na namasukan sa kanya, August 17. Bilang ano? Yung pinag-sabi po sa kanya, sabi mo, sa kusina, ni daw po ko. Patatapos ko daw po sa kusina, pwede daw po ko tumulog sa tindahan. Sa tindahan? Sa nagtitinda po ng gulay, doon po sa tindahan. Malapit sa bahay nila? Yung lang po ako sa kusina ng tindahan. Yung tindahan sa bahay nila? Sa palengke. Alright. May discrepancy halos dalawang taon. Kasi pumasok, sabi niya 2017 siya ng August. Kaya sinasabi mo, 2019 ng August. Dahil sa barangay Shetty si Atelby pumasok sa amin, Your Honor. Ano? Dahil sa barangay Shetty pumasok si Atelby sa amin ng 2019. Anong barangay Shetty? Saan ka namasukan ng 2017, Aling Elvi? Hindi sa barangay Shetty? Ano po ako sa, doon po dinala ng barkada ko sa kanya sa barangay, sa tindahan na po sa palengke. Anong barangay? Basta ko po palengke yun, hindi ko lang po alam. Tama sinasabi niya. Nagtrabaho siya ng 2017 sa'yo. Hindi lang 2019. 2019 na po siya pumasok sa amin, Your Honor. Sinabi niya 2017 eh. Ako nga po ang tumanggap sa kanya, Your Honor, kaya alam kong 2019. Dahil yung mga pictures pa din po ako nakasama namin sa pictures. Gano'n ka ba pruebe na 2017 kaya nagtrabaho Aling Elvi? Ha? Gano'n kayong patimayan na nagtrabaho kayo ng 2017 na hindi, at hindi 2019? Eh, tinapon nga po yung notebook ko, nandun po sa restahan ko yun. Sabi ko, isusulat ko yung strike ko dito. Tinapon niya po yung mga gamit ko. Tinapon niya yung mga gamit mo? Tinapon po lahat ang mga damit ko. Kailan ito? Hindi ko lang po tanda kung ano. Hindi, tinanong ko po, anong po ang katibayan ninyo na kayo na masukan noong August 7 of 2017? Hindi sa notebook ko po yung sinulat eh. Sabi ko, sa sulat ko kung kailan ako nag-start dito. Meron ba kayong testigo na pumasok kayo ng 2017? Sa pamamahay ni Franz. Ito ba sila doon? Nandun na ba ng 2017 itong mga ito? Wala po. Ito si JM tsaka Patrick? Wala po. Wala pa, kayo lang. Sino ang kasama mo noon? Hindi ko na po kilala mga kasama ko dati, mga nag-alisan po.
yung katabi mo si Faye. Diba yan? Wala pa siya, wala. Wala pa siya nun? Wala pa po. So sino ang kasama mo kasambahay na tumutulong kay Franz? Yung pong kapatid niya sa akin lang po. Yung kapatid niya. Wala kang ibang kasambahay? Wala po. Ito lang ang nandun. Kayo lang po ang nandun. Aling Albi? 2017. Po. Kaya lang pumasok itong mga sila JM, si Patrick, tsaka si Dadong? Hindi ko napuntanda. Basta po nakapasok lang. JM, kailangan pumasok sa trabaho kay Franz? 2021 po. 2021. Ikaw, Patrick? 2021 din po. Ikaw, Dudong? Kailan kayo na masukan sa ano, kay Aling Franz? Kailan ka nagsimula magtrabaho kay Aling Franz? Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong papasok na lang ganun? Hindi ko alam eh. Basta papasok lang kami ng trabaho. Okay, mali. Okay. So, Madam Franz, sinabi mo sa last hearing na namasukan sa inyo si Aling Albi 2019 at kanina binanggit mo ulit 2019. Sa interview mo naman sa UBCBN, sinabi ninyo na 2020. 2019 po yung ano, ang sabi ko doon. 2020, nakikinig ito. 2019 po. Meron ba tayo video? Tapos sinabi niya 2020? Diba, nawag ko po sa inyo lahat. Tumula na simula na dumating siya sa amin. Oo. Dumating siya sa amin ng 2020. Tapos 2020. 2020, hindi ba 2017? Ito po yung evidence yan. Oo, maliwanag. 2020. 2020. Oo. Sulangaling ka. Mr. Chair, may proportion lang, proportion na tinanong siya kung sinong nanuntok. May sagot siya. Sabi niya. Dito, hindi naman siya bulat. O yan. Hindi po. Kaling ko nangyari. 39 seconds. So bakit po nabulat? Nag-away nga po sila ng kanyang kasi ginamit niya daw. Post. Doon pa lang. Ako, hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero yung sagot mo lang na yun, klaro na. You are grouping for words. You're naghanap ka ng imbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klaro-klaro yun. Alam mo, pag-investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Kikita verbal at non-verbal, makikita mo. Yun lang, Mr. Chair. Gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinuhulingan itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, Alice Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Ms. Franz. And those who are willing to testify wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, this our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Ms. Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling Elvi. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa, finding no other objections, comments from our other colleagues. The Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evasing the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members, and consistent with the rules of the Senate, which considers
a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate, the Sergeant-at-Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights accorded to his family members as well as counsel effective. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at of course, i-share mo na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po. Yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan. Ito nga yung patungkol nga dito nga sa nangyari nga investigasyon dito kaya Franz Ruiz na kung saan talaga nga itinutulak nito ni Franz Ruiz na talagang hindi siya nagsisinungaling. Subalit nga tila nga ba sa kanya mga pahayag o mga naging ebidensya sa kanya ay talagang lumalabas dito yung kasinungalingan o yung mga ginawa nga nito ni Franz Ruiz dito nga kaya Nanay LB nga na kung saan dito nga mga kabalita natin na tila nga ba ay talagang patuloy pa rin itinatanggi ni Franz Ruiz na hindi nga siya nagsisinungaling. Subalit sa kanyang mga nagiging pahayag na kung saan siya mismo ang nagbigay ng mga pananaade, talagang lumalabas nga no, na nagsisinungaling ito at talagang dito ay nahuhuli ng ating mga senador na kung saan ay tila nga ba talaga ay halos sigawan na ito, lalong-lalo na ni Senator Jinggoy at nito nga ni Senator Bato nga na kung saan ay talagang kahit na kung saan ay dito ay mga pananaade, talagang yung pagkakahuli na nga pagsisinungaling ni Franz Ruiz ay lumalantad nga dyan mga kabalita natin. At dito nga ay patuloy pa rin itinatanggi at hindi nga umaamin itong si Franz Ruiz at ang tangi niya talagang pinapalabas ay malinis yung kanyang konsensya. Na kung saan ay wala nga siyang ginawa kay LB Vergara mga kabalita natin, yan yung gustong palabasin ni Franz Ruiz kahit booking na ito at dapat na nga itong makulong. At dito nga ay nais na nga itong ipalipat na nga sa bilibid no, kung makulong ito mga kabalita natin. Na kung saan eh, patuloy nga ito nga dapat na imbestigahang maigi at talaga nga tuluyan na nga ipakulong sa kanyang mga nagawa ngang kasalanan dito nga kay LB Vergara. Na dito nga itila nga ba pinapaikot lamang yung ating mga senador kahit huling-huli na o bukong-buko na yung kanyang pagtatago nga ng kanyang kasinungalingan dito sa nagiging imbestigasyon ng ating mga senador. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahala magkomento sa iba. Ano nais nyo ikomento patungkol dyan? At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.